Kung hindi ka isinilang na mayaman noong unang panahon sa Pilipinas, malamang ay maiinggit ka sa mga taong nakakaluwag-luwag kung paano sila mamuhay noon. Ang mga Indio noong mga panahong iyon ay kadalasang nakakaranas ng diskriminasyon at pang-aapi, habang ang mga mayaman at elitista naman ay talaga namang tinatamasa ang pinakamagandang mga bagay mula sa pagkain hanggang sa klase ng paglilibang. At noong mga panahong iyon, dahil sa wala pa ang mga modernong kagamitan tulad ng meron tayo ngayon, ibang klase kung maglibang ang mga tao sa Pilipinas. Kung nasanay ka sa panonood ng mga pinakabagong pelikula sa Netflix, mag-browse sa Facebook at YouTube o kaya'y mag-TikTok, siguradong kung nabuhay ka noong panahong iyon, maiiyak ka sa sobrang inip. Pero syempre, nakakahanap pa din ang mga sinaunang tao noon sa Pilipinas ng mapaglilibangan. Mga libangan na talaga namang kakaiba. At yan ang aalamin natin ngayon. Kaya naman halika paps, samahan niyo kong balikan ng kasaysayan upang alamin ang mga kakaibang paraan ng paglilibang ng mga Pilipino noong unang panahon. Isang paalala. Ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Una ay ang panonood ng mga hayop na nagpapatayan at matirang matibay. Kabaligtaran sa kung anong nakagawian ng mga mayaman noong unang panahon para maglibang, kadalasan sila ay nasa mga opera house at mga teatro. Pero kung typical ka lamang na Pilipino, maaaring isa ka din sa mga nakikigulong manood ng mga pinagsasabong na hayop upang magpalipas ng oras. Isa na sa nakagawian ng mga typical na Pilipino noon ay ang pagsasabong. Kaya naman maituturing na ang libangang ito ay malamang mas matanda pa kaysa sa atin. At noong panahong iyon, naging source of income pa ng gobyerno ang naturang palaro. Pero bukod sa mga manok na kanilang pinagsasabong, pinagtatapat din nila noon ang mga toro o bull na siyang impluensya naman ng mga Espanyol. Bukod sa ginagawang libangan noon ang panonood ng bullfight, napakalaki din ng mga tinatayang pusta dito, lalo na ng mga mayayamang tao. Bukod sa mga tapatan ng dalawang toro, noong mga 1890 ay madalas din na pinagtatapat nila ang isang toro at iba pang hayop tulad na lamang ng tigre. Pangalawa, alam nyo ba na noong unang panahon, maaari kang makapanood ng mga world-class band concert sa Luneta? Ang Luneta, noong panahon ng mga Espanyol, ay hindi na lamang kilalang lugar na madalas na pinagdadausan ng mga taong paparusahan ng kamatayan. Mula pa man noon, madami ng mga tao dito na nais panoorin ang paglubog ng araw matapos ang isang maghapong nakakapagod na pagtatrabaho. Ang kaibahan lamang sa Luneta ngayon kumpara sa Luneta noon ay ang mga bandstand na makikita mo noon sa Luneta. Mga world class na mga mang-aawit gaya na lamang na maalamat na Philippine Constabulary Band na minsang nagtanghal sa Luneta noon upang haranahin ang mga Pilipino sa parke. Ang pakikinig sa mga awitin, kaya noon madalas na pinupuntahan ng mga tao ang Luneta. Nagsisilbi itong malaking Spotify noong unang panahon para sa mga Pilipinong mahilig sa musika. Dahil sa mabentang konseptong ito ng pagkakaroon ng mga concert sa Luneta, isang parke din noon sa Amerika ang inihalin tulad sa Luneta kung saan nagdaraos din sila ng mga pagtatanghal. Si First Lady Helen Heron Taft na nanatili sa Pilipinas noong mga 1900s noong ang kanyang asawa ay isa pa lamang civil governor. Naisulat niya sa kanyang libro kung paano siyang nagkaroon ng ideya mula sa kanyang nakita sa Luneta na gumawa din ng katulad na pagtatanghal sa isang parke sa Amerika na tinawag na Potomac. Ayon pa sa kanya, gaya umano ng nasa Luneta, maaari silang makanood ng libreng mga pagtatanghal habang pinapanood ang unti-unting pagbaba ng araw sa harap ng dalampasigan. Pangatlo ay ang pag-attend sa mga home parties. Tinatawag na social entertainment ang klase ng paglilibang ng mga elitista noong unang panahon sa Maynila. Ito ay maaaring pag-attend sa mga family reunion kung saan naipapamalas nila ang kanilang husay pagdating sa pagsasayaw, pag-awit, pagbigkas ng tula hanggang virtual arts.
Minsan ay naiimbitahan din sila ng kanilang mga amigo at amiga upang makipagkwentuhan lang na may kasamang sayawan, kantahan at kainan, habang ang ilan ay umaattend sa mga kasalan na talaga namang kapag nagdatingan ng mga panauhing mayaman ay para kang nanonood ng isang red carpet premiere ng isang Hollywood movie. Kadalasan nangyayari ang mga ganitong klaseng pagtitipon sa mga privado at second floor ng mga European style na mga bahay. Pang-apat ay ang paglalaro ng pangingge. Bukod sa pagsasabong, ang mga Pilipino noong mga 19th century ay kadalasang naglalaro ng pangingge upang pampalipas ng kanilang mga oras. Ang card game na ito ay maihahalin tulad sa card na rami kung saan gumagamit sila ng 8 hanggang 10 decks. Naging napakapopular nito noong panahon ng mga Espanyol sa Pilipinas na kahit ang mga nakaguhit sa likuran ng mga baraha ay mababakas ang impluensya ng mga Espanyol sa Pilipinas. Nagsimula lamang ito noon bilang isang libangan, subalit hindi nagtagal, marami sa mga tao ang naging bisyo na ang paglalaro nito. Naging malawakan noon ang paglalaro nito at itinuring na ng marami bilang isang sugal at bisyo. Panglima ay ang panonood ng moro-moro. Noong unang panahon ay ayaw ng mga Espanyol sa mga moro o mga Muslim. Kaya naman dahil dito ay nakapag-conceptualize sila ng isang libangan upang pagtawanan ng mga moro. Tinawag itong moro-moro o linambay sa Cebu. Ang comedy play na ito ay karaniwang ipinapalabas sa isang linggong selebrasyon bago ang mga kapistahan sa mga baryo. Talaga namang marami ang tumangkilik at nanood nito hanggang sa dumating ang era ng vaudeville, sine at zarzuela. Ang naging konsepto ng naturang pagtatanghal ay nanatiling pinagdedebatehan. Ang ilan ay sumang-ayon na ang inspirasyon ay mula sa pagtatagumpay noong 17th century ni Governor General Sebastian Hotardo de Corquera laban sa mga mandirigma ng Maguindanao na pinamumunuan naman ni Sultan Kudarat. Ang moro-moro ay isa sa mga pinaka-inaabangang pagtatanghal noong panahon ng mga Espanyol sa Pilipinas at marami sa mga kasama o tagapangasiwa nito ang talaga namang sineseryoso nilang palabas. Sa katunayan, bawat bayan noon ay naglalagay ng isang komite de festejos na siyang mangongolekta ng pondo upang magtayo ng entablado at gamitin ang pera sa iba pang pangangailangan upang tagumpay na may palabas ang moro-moro. Ilan pa sa mga mayamang tao noon ay ini-sponsoran ang mga costumes at iba pang props ng mga artista, habang ang ibang mga tao naman ay nagbo-volunteer na tumugtog habang nagtatanghal ang mga artista. Ang play na ito ay kadalasang ginagawa sa loob ng 3 hanggang 9 na araw at hindi lamang basta simpleng theatrical performance. Nagamit din kasi ito ng mga Espanyol na mas itulak ang Kristyanismo at talikuran ng Islam. Noong matapos ang pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas, nawala na din ang moro-moro sa Pilipinas. Pang-anim ay ang paglalaro ng football sa mga kalsada. Bago pa man natin makahiligan ng basketball, marami sa mga Pilipino noon ang hayok na hayok sa paglalaro ng football. Sa katunayan, football ang nangungunang sports ng mga Pilipino noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Isa sa mga kinikilalang pinakamahusay na football player noon ay si Paulino Alcantara na mula sa Iloilo. Kung sa ngayon ay kahit sa ang sulok ng Pilipinas ay may basketball ring, ultimo sa mga kalsada, ganon din noon ang football sa Pilipinas dahil kahit sa mga kalsada ay may mga naglalaro nito at hindi nila alintana ang tigas ng daan. Noong panahong din iyon, ang kadalasang ginagamit na bola ng mga naglalaro ng football ay ang parehong bolang ginagamit sa sepak takraw. Unti-unting nawala ang kasikatan ng football nang sakupin tayo ng mga Amerikano. Kinalaunan, mas tinangkilik na ng mga Pilipino hanggang sa kasalukuyan ang paglalaro ng basketball. Pang-7 ay ang panonood ng mga pinarurusahan ng kamatayan sa harapan ng publiko. Para sa mga sinaunang Pilipinong mausisa, kadalasang inuubos nila ang kanilang oras sa panonood ng pagpataw ng parusang kamatayan sa isang taong nagkasala sa publiko. Nagsimula ito noong paring panahon ng Kastila sa Pilipinas, kung saan nagkaroon ng iba't ibang paraan ng parusang kamatayan para sa mga taong nagkasala mula sa garote, pagbigti, pagbaril, hanggang sa pagsunog sa tao. Mas nagiging mahirap pa para sa isang manggagarote kung ang lugar na pagdarausan ng parusang kamatayan ay sa publiko kung saan kitang-kita siya ng sambayan ng Pilipino. Gaya na lamang ng larawang ito na kinuna noong taong 1898 si Joseph Earl Stephen na isang manunulat ang mismong may-ari ng larawang ito at naging saksi kung paano noon parusahan ang mga nagkasala gamit ang garote sa harapan ng publiko.
sa kanyang librong Yesterdays in the Philippines na kanyang inilabas noong taong 1898. Inilahad ni Stevens kung paano niyang nasaksihan ang isang tagpong hinding-hindi niya malilimutan sa kanyang buhay na nangyari noong 4 ng Hulyo 1895 sa lungsod ng Maynila. Dahil sa pagkaosisero, Steven nakisama siya sa marami pang mga tao na noon ay nagtipon upang saksihan ang paggarote sa dalawang Pilipinong may edad na 20 at 22 na noon ay nakasalang nasa upuan sa salang pagnanakaw at pagpatay sa kanilang among Espanyol. Ang pagpataw ng parusa sa dalawang Pilipino ay dapat sana'y gagawin sa likod ng Luneta na noon ay bagong bayan pa lamang. Subalit dahil sa protesta ng taong bayan, napilitan si Gobernador General Blanco na gawin ito sa lugar kung saan makikita ito ng publiko at upang takutin ang mga ito. Ikinuwento pa ni Steven noon sa kanyang libro ang naging background ng isang berdugo o manggagarote. Ayon sa kanya, ang mga berdugo noong panahon ng mga Espanyol ay katulad din ng mga nakasalang sa upuan ng garote. Katulad din nilang mga kriminal at nagkasala. Sa bawat pihit ng pihitan na nasa kamay nila at pagkabali ng leeg ng nakasalang sa upuan ay nasisiguro ng mga berdugo na ligtas ang kanilang sariling mga vertebrae. Inilahad niya na ang mga berdugo ay sumusweldo ng nasa 20 dolyar kada buwan bukod pa sa kanilang nakukuhang ekstrang pera na 6 na dolyar sa bawat leeg na kanilang pipilipitin. Noong mawala ang mga Espanyol at mapasailalim naman tayo sa pamumuno ng mga Amerikano, pinili nilang panatilihin ang parehong uri ng parusang kamatayan sa mga kriminal at nawala lamang ito noong mga taong 1902. Isa na namang kwento ng pagbabalik-tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ng ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!